Good morning guys. Okay, meron tayo ngayong Ford Everest. Ito ay dinala dito galing Panamalolos ano. So Ford Everest 2017 model, automatic. Problema niya guys kaya dinala dito. Minsan nag-i-start sa tsimpuhan. Kapag ang dashboard niya nakikita yung indicator ng glow plug at saka yung check engine, aantar siya. Pero madalas ang problema niya ay wala. So ibig sabihin tinitrace namin yung posibleng panggagalingan, yung power relay, yung wire, maaaring may patid, at ang pinakahuli nito guys ay computer box. So bago pa man tayo dumating doon sa pinaka major decision natin, kailangan natin maitrace muna yung mga posibleng minor na defective muna. So, ito yung makina ng Ford Everest DTCI. So ito yun sya, WL. Okay, so pansamantala dako tayo dun sa isa namang ginagawa. So ayan, isa syang taxi ano? Brand nya ay Hyundai Accent. So ito si chief mechanic. Hi. Merong problema dito, hinatak namin kahapon mula doon sa garahe ng operator. At kahapon nga nung aming tinignan to, tumatalon-talon tong injector number 3. So nililinis na rin namin yung pinakamasin niya para gumanda yung buga sa diesel. Diesel ito guys, ito ay CRTI Hyundai Accent. So sa ngayon umandar na siya, na-erase ko na yung mga painting code, umabot siya ng sham na painting code. Ngayon naman ay pinatakbuhan na namin ng sealant gawa ng nag-overheat siya. Ngayon yung cause ng pagkatirik nito ng mga nakaraang buwan yata, na-stack ito ng halos isang buwan sa garahe ng may-ari. So ngayon running na siya, nag-circulate na yung sealant. Within 20 minutes papatayin na namin to at bukas na namin paandarin at sabay ng road test. So ayan siya. Okay, bukas yung final day nito. Okay, CRDI no. So ito yung sa Hyundai Accent yung EGR nya. Sobrang dumi, ngayon ay malinis na. So ayan po siya, pati yung pinaka barbola niya sa loob malinis na. So ito yung pinaka dugtong niya, assembly rin siya. So malinis na po madam. Okay, so CRDI, ano pa sa Tagalog ang CRDI? Okay, okay, okay. Ito na nga yung final hatol guys. So computer box talaga nagiging sira ng Ford Everest. So ito ay galing na sa paggawaan ano, galing na sa paggawaan ni repair lang to, at nakita nga na may pinalitang piyesa dito sa loob. At ito na yung moment na iniintay natin para isalpak at paandarin. So ito yung pinaka last day ni Ford. Isasalpak na natin at tignan natin yung indicator at saka yung check engine na dapat siya ay lumutang. Sinaksak na yung computer guys, computer box natin. So battery is on. So ito na, may battery na. Sasaksakan na natin ng susi, dapat yun. So dapat pag sinaksak ang susi at umilaw yung pinaka indicator ng heater coil at yung check engine, on na natin. Okay, ayun na nga. So on natin uli. So kompleto, nandito yung check engine at saka yung heater coil. Start. Okay,
convincing. Okay guys, 100% maganda yung starting nya. So, balik na ulit siya sa dating original. So hindi nagalaw yung programming ng computer box. At ito ay pinarepair lang natin dahil ang brand nyo ay masakit sa bulsa. So at least ito medyo kaya ng bulsa at magandang option. At original pa rin yung kanyang computer box. So ulitin natin, shut off. Okay. Dati kasi pag pinatay mo yung susian, bilang ka na ng 5 seconds. Pag in-off mo siya, 1, 2, 3, 4, 5. Pag in-on mo dati, hindi nalulutang yung engine check tsaka yung heater coil. So ngayon, bilang tayo ulit. Off natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tagalan pa natin. 6, 7, 8, 9, 10. On natin. Okay, nandiyan pa rin siya. Start. Okay. Convincing. One click. Sino yung, yun na yung pinaka final niya at nadali rin natin, ano? So computer box talaga nagiging problema. So hanggang sa mga susunod na mga may Ford Focus, at least meron tayong nakakapulutang idea kung ano ang posibleng mangyayari sa computer box. Kasi ang sakit talaga ng Ford Focus, meron lang nakaparada sa mall o sa mga parking area, bigla na lang hindi aandar. So yung kalimitan, yun lang, yun ang nagiging sakit nito. So yun lang naman guys, maraming salamat, good luck. Mobile crane made in China. Tumawag ulit yung agent sa atin guys, dahil nga may isang unit ng mobile crane nila na hindi gumagana yung palyado yung makina, dahil na yung injector niya ay hindi na nagpa-function ng mabuti. So hindi siya functioning 100%. So kasalukuyan binabaklas namin yung ibang injector. So yun itsura ng makina ng mobile crane. Ang buti na lang at meron akong chip mechanic. Yung mga nagdaang chip mechanic ko naging mahina na. Dumating uli itong si Master. So yan, nandito kami sa Rosario Castle, sa Lukuyan, na binabakbak namin yung injector. Fuel injected na rin ito, computer box. Hindi na siya ganun ka luma, modelo na rin. Maring yung may tatlo pang injector na titignan namin, kasi yung tip niya ay medyo hindi na nagsusunog. So meron tatlo nito na ang pinakamagnetic coil niya hindi na gumagana. So titignan pa namin kung dapat ba siyang palitan o ikakalibrate lang. So yan na muna, update na muna tayo susunod. Bukas kasi. Iya, sabog. Sabog talaga. Good morning mga guys. Nandito tayo uli ngayon sa Pasig Rosario, no, kung saan meron tayong kinokomponing tower crane, mobile crane. Kung saan nagka-problema itong dongping na makina, stretch 6. 6 ano? Piston niya. Sa loob ay yung ikinakabit yung injector. Ayan. Konting tiis na lang.
At ito'y mapapaandar na makisama siya at inabot na kami ng daling araw. Anong oras na kayo, Jek? Ito yung mga kasama ko, si Master OG, yung chief mechanic, yung tirador. Tirador ng kanilang. Ito naman si Agent Chief Mechanic talaga. Kaya naman siya nandito dahil dinable check lang kung tama yung pagkakagawa ng ating mekaniko, ano. So nawa, mamaya na konti, paantarin na natin. Alisin natin yung mga fault codes nito. Kailangan i-scan bago i-start dahil kakaiba ito sa mga manual dahil ito yung naka-common din rail. Ayan, finish na. Okay, bag cover na lang. Sa paligid natin, ayan. Meron din mga nag-overtime. Iikot natin yung tirador kung kasama, nandyan. Tirador, nagkaming lamig. Okay. Malapit na to. Palitin yung pandol, boss, ha? Pagka full charge na mabattery yan, wala yan, yun yan. Sige, sumbo. Boss, sumbo mo na. Boss Arti. Alas 3 na na madaling araw. Time check. Testing na kami na
morning guys. Meron na naman tayong dambuhalang customer na pumasok sa ating talyer. Okay, no? So bus naman ang pinagagawa sa atin. So ang problema niya ay aircon. So patatapos lang namin maglinis ng condenser tsaka evaporator sa taas. So rock service na siya. Ngayon ay naka-vacuum na siya. So ready to train charge na. So inintay lang natin yung preyon na kinakuha pa nung mekaniko. So ito yung kabuhay tsura ng bus, ano? Yan. So sakto doon sa panahon nakisama talaga, kasi kailangan kong panahon ganito dapat bago para makapag-adjust tayo ng adjust tayo ng karga ng preyon. So hindi hilaw ang lamig, kailangan pag sa tanghaling tapat at nagmo-moist yung loob. Ayun ang maganda pala tandaan na ang aircon ay sobrang lamig. So ito na yan guys, mamaya kakargahan ko na siya. Tapos na rin kami doon sa itaas, ano? Kakargahan na lang natin ng preyon to. So naintay na natin yung preyon. Okay.